natin. Nako, trending, tiyak at viral ang ating kwento ngayon sa ating may bahay. Sisilipin po natin ang tahanan at ang kwento ng tagumpay ng nag-iisang personality pagdating sa social media at talaga namang food sensation talaga pagdating sa street food. Eto na nga po, kamustahin natin ang nag-iisang diwata of Diwata Paris Overload. Katukin natin, ganda ng house, oh. Tingnan mo, dito siya. At paglabas mo, konting kembot lang at nandito na ang Paresan. Kaya mamaya doon tayo, okay. Mahiwagang diwata. Ay, oh, hello! Parang mas ikaw talaga, madam at nakabalat ka. Yes, tingnan mo. Nagandahan ako sa outfit ko ngayon. Ah, pretty! Siya si Deo Balbuena, aka Diwata, ang tinaguriang Paris Overload Queen. Tubong summer si Diwata, lumuwas ng Manila upang makipagsapalaran at maghanap ng trabaho rito. Diwata, salamat sa pagpapatuloy mo sa iyong tahanan. Ang lamig-lamig ng aircon. Yes, tinodo ko talaga yung aircon para hindi ma-stress yung balat natin. Sa true naman. Diwata, ako, I'm very happy kasi I get to meet you. Nagpapasalamat din ako dahil sinadya mo talaga ako dito para puntahan. Diba, sino ba naman si Diwata Paris para punta ng isang sikat na kagaya mo? Dati iniudulo lang natin, tapos ngayon nakasama na natin ngayon. Dito sa 30 square meters na container van na may bahay, nakatira ngayon si Diwata. Regalo ito sa kanya ng social media personality na si Rosmar. Meron itong isang kama, sofa at dining table. Tapos maganda naman kasi si Rosmar, tumawag sa akin na pupunta daw siya dito at nagsabi siya na tutulungan niya ako. Pagdating nila, binigay sa akin itong container van. Nagpapasalamat ako kasi malaking bagay ito kasi ginagawa ko na siyang parang bahay na din. Masecure na ako dito. I really love the entire place. I think it's the perfect size, lalong-lalo na kung ikaw ay negosyante at nasa tabi yung negosyo mo. Naka-display rito ang ilang awards ni Diwata kabilang ang most sensational media personality of the year. Pati mga portrait na bigay sa kanya ng mga fans. Proud ako kasi hindi naman ako bibigyan ng mga recognition award na nagawa ko, kabutihan sa kakwa ko. So nagpapasalamat din ako sa mga taong supporters kasi nandyan sila para supportahan ako at syempre kay God na din sa mga blessings na binibigay niya sa akin. Ikaw ba na nangangarap ka pa rin magpatayo ng bahay mo na malapit sa probinsya? Yes, actually, iniisip ko na yun. Hindi makagandaan yung bahay ko sa Quezon City. May sarili na akong bahay, kahit rides lang. So ang inuuna ko talaga ngayon kung mag-ipon ako, expand pa yung business ko kasi feeling ko pag marami akong business, mas madali na ako makakabili ng bahay. So, pangarap ko din naman yan. Anong look ang gusto ni Diwata? Gusto ko talaga yung maganda rin naman, yung nakikita ko sa mga subdivision na maayos na naman talaga, yung as in, nagkakahalaga na rin siya ng milyon. Gusto ko yung mga unique design lang siya, na parang simple lang na kabog, so mga ganun. Ganun ang gusto ko. Abangan bukas. Ano ang pinaka biggest lesson na natutunan mo sa buhay mo na gusto mong may pangalat sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ni Diwata Paris Overload? Ayan, maging masipag lang tayo. Kung may mga pangarap tayo sa buhay, gawin na natin hanggat kaya pa natin. Lahat ng yan sa part 2 ng aking My Bahay Tour. Mga kapatid, Dimples Romana po. Kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.